Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalas sa 10. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Esplendido Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may swimming pool. May lot area po ito na 303 square meters at may floor area na 500 square meters. May frontage na 15 meters more or less. At ang orientation po is facing east. May overlooking view ng Taal Lake at Volcano. Then sa likod naman po ay meron pong fairway view. Nakabakod na po buong property at naka-landscape na rin po. May generator in case ng power interruption. Then additional na water tank. Ito po yung pasad. Napakaganda po ng disenyo. Ito po'y well-maintained kaya ready for occupancy. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. At income generating din po ito. Pwede nyo pong gawing staycation business. Then ipasok nyo po sa Airbnb. Ito po yung main door kung saan meron pong aluminum screen door at solid wood door. Dito po sa may hagdan ay meron pong abstract sculpture floor lamp. Then double high ceiling. Mula po dito sa living area, open concept lang po ito hanggang kitchen. Kaya maaliwalas po. Dito po ay may game table. Four-seater po yan. Ito po yung living area o salas. Lahat pong makikita nyong furnishings ay kasama po yan. Meron pong chandelier, naka-ceiling cove design at may pin-lamps. Meron din pong customized glass windows sa likod nito. Ito naman po yung dining area na may 10-seater dining set, wooden chair, then glass top. Sa taas po nito ay meron pong modern design na chandelier. Ito po yung formal kitchen. May breakfast nook, may island counter, then range hood, kitchen countertop, wall-mounted cabinet, brand new po ang refrigerator. Dito po yung kitchen countertop na may double stainless sink with faucet, may kitchen window, then may storage po ng kitchen utensils. Dito po sa island ay meron pong premium induction cooker, may stainless sink with faucet, at range hood. May kitchen cabinet din po sa baba nito. So, ito po yung formal kitchen. Then, dito naman po sa side na to ay yung pantry na naka-glass door po siya. Kaya transparent kung anuman ang laman, makikita nyo kagad. So, dito naman po yung access door papunta sa dirty kitchen at another door papunta man sa likod ng bahay. At ito po yung maid's quarter. So, malaki naman po ang espasyo niya. Meron pong dalawang glass window with blinds at babalik po ulit tayo dito sa loob. So, yan po yung pantry. Ito yung formal kitchen. At galing na po tayo dyan kanina. Mula dito, tanaw natin ang dining area at living area. Pati yung hagdan. Ito naman po yung common toilet and bath. May bathroom countertop, shower enclosure, water closet with bidet, at may access din po ito dito sa isang bedroom. Dito po sa may water closet ay meron pong disenyo. Then may towel rack
at meron din pong malaking vanity mirror. So kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong unang kwarto ang para sa kanila. Sa spasyo, malaki. Meron na rin pong brand new na split type aircon. May bed frame and mattress. At may customized glass window with blinds. Then dito po tayo dumungaw kanina. So ito po yung toilet and bath. So kung gusto nyo naman na isarado yan, pwede naman po para sarili na yung toilet and bath dito sa first bedroom. So depende po sa magiging setup nyo dito. Then labas po tayo. So yun ang first bedroom. Then meron din po itong basement at may roof deck. Mamaya po iikutan natin yan. At kung sakali man po na may extra funds kayo, gusto nyo sa taas ang kwarto nyo, madali na lang po yan gawa ng meron na pong mga elevator. Mga nasa 500 to 1 million po ang presyo. Depende sa magiging disenyo. So ito naman po yung swimming pool. Meron po itong hot and cold. Then bagong palit din po ang tiles nito. Mula po dito sa swimming pool, ito naman po yung, ito po yung balkonahe na kung saan pag dumiretso po kayo dyan, yan po yung papunta sa dining area at kitchen. Then mula po dito, sa kabilang side po ay fairway na. So yan po yung dining area. Meron pong aluminum screen door at sliding glass door. Ito po yung tinutukoy ko na fairway view. Napaganda po ng tanawin at napaka-aliwalas. So, balik po ulit tayo dito sa may poolside. Yun po yung tangke na pinakita ko yung first part ng video. Bali, dalawa po yan. In case lang ng water shortage. Ito po yung sliding glass door with the aluminum screen door. Then ito po yung hagdan na papunta po yan sa basement o manscape. Mamaya po, bababa tayo. Pero check natin yung mga kwarto sa taas. Ito pong stairs ay naka-tiled staircase, glass railing, at stainless handrail. Meron din pong glass walls na nag-serves as natural sunlight. So, nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung family area. May sofa set at glass center table. Sa dulo po ay may glass window with blinds. Then, meron pong sliding glass door with the aluminum screen door. Papunta man dito sa balkonahe. So, mula po dito sa balkonahe, ito naman po ang view. Meron pong mountain view, fairway view, at hanggang sa dulo po yan. So, balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung family area. Yan po yung stairs na papunta naman sa roof deck o view deck. Ito po yung hallway. At ito po yung open below. Yan po yung main door. At meron pong glass window na nag-serves as natural sunlight dito sa taas. Ito po yung second bedroom. Meron pong sofa bed, bed frame, mattress. Pulido naman pagkapintura ng ceiling at wall. May brand new na split type aircon. May wardrobe. Then glass window with blinds. Then Jack and Jill po itong toilet and bath. May shower enclosure, bathroom window, water closet with bidet, then bathroom countertop with vanity mirror, at may hand basin. Ito naman po yung kabilang kwarto. So, yan po yung pangatlong kwarto na, o room 3. So, sharing po ito, Jack and Jill. Yan po ulit yung second bedroom na may sofa bed.
Labasan po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Ito po ulit yung hallway. At dito na po tayo sa third bedroom. Naka-solid wood door. Then, meron pong double deck. At sa dulo po may pull-out bed. May split-type aircon. At ito po yung access door dito sa Jack and Jill na toilet and bath. Na kung saan dyan po tayo galing kanina. Okay, ito po yung third bedroom. Yan po ulit yung hallway. Yan yung open below. At ito po yung daan naman papunta dito sa fourth bedroom. Naka-solid wood door. Then may bed frame and mattress. Maganda ang pagkapintura ng ceiling at wall. Meron pong wooden design na tile flooring. At may wardrobe. May brand new na split type aircon. At ito po yung toilet and bath. May shower enclosure. Then nano block overhead shower. May bathroom window. Water closet with bidet. Bathroom countertop. With hand basin. And vanity mirror. Naka-tiled bathroom wall na rin po ito. Then meron din pong floating na bathroom cabinet. So, ito po yung fourth bedroom na mayroon pong customized glass window with blinds. Okay, labas ulit tayo. Yan po ulit yung hallway na papunta sa hagdan. At ito naman yung papunta sa fifth bedroom o master's bedroom. Ito pong master's bedroom ay napakalaki po ng espasyo. May brand new split type aircon, then chandelier, wooden design ng tiled flooring, may bed frame and mattress, at ito po yung toilet and bath. Naka-tiled bathroom wall from floor to ceiling, may water closet with bidet, then shower enclosure, overhead shower, then may stainless handrail for elderly. Then dito po yung bathroom countertop with a hand wash basin at meron pong jacuzzi. At meron pong French window design. So yan po yung toilet and bath dito sa master's bedroom. Balik po ulit tayo dito sa loob. May wardrobe. Meron po ditong aluminum screen door na access door po ito dito sa may balkonahe. May two-seater na coffee table made of rattan. Napakaganda po, napakaaliwalas ng fairway view at mountain view. Very relaxing. So, yan po yung likod ng bahay. At yan po yung glass window. So, balik po ulit tayo dito sa loob. Tunghayin nyo po ulit itong master's bedroom. Meron pa pong isang access door na naka-aluminum screen door. Dito naman po ay sa gilid ng bahay na may balkonahe na may stairs in case ng emergency papunta sa baba. So ito po yung master's bedroom o fifth bedroom na po ito. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Then, ito naman po yung access door na papunta naman dito sa balkonahe. So, marami pong balkonahe ito. Sa ilalim po nito ay yung covered car garage at kakasya po ang dalawang sasakyan. So, balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan po yung fourth bedroom. Then, dito yung third bedroom, yung second bedroom, at ito po yung open below. So, galing na po tayo dito kanina. Then, dito naman yung family area, at ito po yung spiral stairs na naka-tiled staircase.
glass railing, at stainless handrail. Papunta po ito sa roof deck. So, samahan niyo po ako. Kaya't po tayo. Then, dito po ay meron pong access door na may aluminum screen door. So, meron pong mga outdoor chairs and tables. Then, naka-tile flooring na rin po dito. At meron din pong common restroom. Na maayos naman po ang toilet fixtures. Then, dito po sa side na to ay yung fairway view at mountain view. Yan po yung view mula dun sa second floor. Napaganda po. At mula naman po dito sa dulo, yan po yung buong view deck. Then, dito naman po ay meron pong Taal Lake at Volcano View. Napaganda po, napakaliwalas, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Napaganda po nito para sa inyong retirement. Kung malayo pa naman ang panahon na inyong pagre-retiro, maganda rin po itong investment na pwedeng gawing staycation business. Habang pinagmamasdan niyo po ang kapaligiran at mag-iikot po tayo dito sa bahay, pag-usapan natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Twin Lakes, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13.9 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat niyong i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Kalaksilang Interchange, ang distance is 29 kilometers at ang travel time is 38 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 71.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 23 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 45 million pesos. Okay, bago natin tapusin ang video, at bababa po muna tayo sa basement. Yan po yung family area dito sa second floor. At ito na po yung spiral stairs na pababa ng ground floor at basement. Napakalaking bagay po nitong glass walls, nag-serve as natural sunlight. At yan po yung living area, dining area, kitchen, at yung main door. So, dito na po tayo sa may pool area. Yan po yung access door papunta sa swimming pool. At ito na po yung spiral stairs papunta sa man cave or basement. Ito pong hagdan ay naka tiled staircase na rin siya. Then naka stainless handrail. So malaki naman po ang espasyo dito. Meron pong metal rack, then common toilet and bath, at maayos naman ang toilet fixtures, naka tiled bathroom wall. Ito po yung first bedroom na may split type aircon. Napakalaki po ng espasyo. Ito naman po yung entertainment area. May billiard table, brand new aircon, then meron din pong music room at game room. May bar din po siya. At dito naman yung access door na papunta po ito sa may garahe. So yan po, lahat pong espasyo ay nagamit po nila. Wala pong nasayang.
So, nasa inyo na po kung anong assessment nyo dito sa property. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron pa akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reel Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV Channel, Nov9 TV Listings, at Nov9 TV On The Spot. Real talk, real fast. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming elok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.